Salamat din ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, sa aming pagtitipon sa hapong ito, suguin mo ngayong banal na Espiritu. Buksan mo ng aming isipan at aming puso upang aming matanggap ng lubos ang iyong mensahe sa iyong mga salita upang ito ay magturo sa amin upang kami ay lumago sa aming pananampalataya. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin upang sa pamamagitan ng iyong salita ay maging sanhi ito ng pagbabago sa aming isipan at sa aming buhay. Samod na langin namin ito sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang ng 10,000 piso, dahil siya'y walang ibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat-lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at ng makaawa, 'Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Pari na pong maupo ang lahat. Hello po, magandang hapon sa inyo pong lahat. Pwede pong pakisabi sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Tayong lahat, mahal ng Diyos. Amen. O pangalawa, pakisabi sa inyong katabi, pinatawad ka na ng Diyos. Amen. Pinatawad na tayo ng Diyos. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. Pakisabi niyo po, patawad! Kapag tayo ay nasa palengke, patawad! Diba? Ang mahal naman. Ibig sabihin, pagkapatawad, bawasan. Tama po ba? Okay, so sa English, forgive. Pakisabi niyo po, forgive. Forgive! Teka muna. May nadinig akong iba ang sabi, forgives. Hindi po installment ang tinuturo ng Panginoon sa pagpapatawad. Minsanan lamang. Amen? So kanina po, tayo ay nagmisa. Yung mga nagmisa sa inyo, hindi pala, hindi pa sa inyo muna, mamaya pa. No? Ang unang ginawa natin doon ay sinabi ng pari, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ihingi ng kapatawaran. At sabay-sabay tayong nagdasal, inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos na ako'y nagkasala sa isip, salita, at sa pag. Kaya ipanalangin niyo ako, mahal na Birheng Maria, at sa inyo, mga kapatid. Okay. So anong ginawa natin doon? Naghingi tayo ng patawad bago tayo humarap kay Lord. At pagkatapos ay sinabi ng pari, di ba? Patawarin tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa sumapit sa buhay na walang hanggan.
So kanina, bago tayo magpatuloy ng misa, ang unang ginawa natin, humingi tayo ng tawad. At ang Diyos naman ay palaging handa na magpatawad. Kaya ang ating pagninilayan, mga kapatid, ay ang pagpapatawad. Paano nga ba magpatawad? Maraming klase po ang mga nasirang relasyon. Sa bawat pagkakasala, pagkukulang, ay mayroong nabubuong hinanakit. Halimbawa, hindi ka kinuhang ninang ng inaanak mo nung sa binyag sa kanyang kasal. Nakalimutan kang imbitahin sa kanyang kasal. Nagtampo ka na. Kaya yung kumari mo ngayon, hindi mo na pinapansin. Iniiwasan mo. Hindi naman pagkakasala, pagkukulang, pero nagtampo na. Minsan naman, sa mga lalaki, di ba? Dati naman iniimbitahan ka sa salo-salo o inuman. Dadaanan ka, hindi ka man lang sinabi, pare, taga na mamaya, birthday ko, wala, alaman ang sinabi. Di ba? Siyempre tayo naman nahihiya na hindi ka naman inimbitahan, tapos mag-a-appear ka doon. Nakakahiya naman yun. Di ba? Iba naman dito kay Yahweh, Elisaday. May invitation at wala, pumunta ka, welcome ka. Amen? Di ba? So, maraming klase, no? Meron naman, mag-asawa, nabalitaan niya. Minarites yung asawa niya. Uy, yung asawa mo ba, mayroong kinakalokohan sa Pilipinas. Hindi mo pa alam nga kung totoo o hindi. Galit na galit ka na sa asawa mo. Tatawagan mo na siya. Galit ka na kaagad. Ano yung namabalitaan ko? Na meron ka na wet ka, amen. Hindi na ako magpapadala sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Basta kami na lang ng mga anak ko. Mabuhay ka. Bahala ka. Punta ka sa mabahay mo. Bahala ka na lang. Alam mo na ba kung totoo o hindi? Diba? No? So, yun. Ang mali na. May relasyon na nawasa. Diba? Best friend mo. Sabi, Mare, napadala ko na sa Pilipinas lahat ng sinweldo ko eh. Birthday ko sa Wednesday eh. Gusto ko naman magpansit o magpadali ko eh. Mga pwede maring mga hirap naman sa'yo kung merong kapatsyari. O ito mare, o sige, magkano ba kailangan mo? Eh, 500 lang, I'm okay. O ito, sige, para masaya ka sa birthday mo. Tapos nabalitaan mo, ang dami niyang inimbita. Ikaw nagpahirap, hindi ka inimbita. Eh, mag-aray ko po. Sabi mo, aray ko po. So, pagkakasala ba yun? Hindi ako nga pagkukulang. Nagtampo ka na sa mali ko. Kaya kinabukasan, mare, yung utang mo, bayaran mo. Kaya imagine mo naman, nagpasaya, nagpa-birthday niya, ikaw hindi ka man ang imbita, ikaw nagpa-utang. Siyado mo. Siyado-siyado lang. Di ba? Oo. Oh. Kami yan eh. Di ba? Magkakaibigan kayo. Hindi naman alam ng kaibigan mo na wala ka ng trabaho. Nirecommend niya yung isa. Tapos, tinuturing mo pa naman isang very close kayo. Tapos, hindi mo ka naman kasi nagsabing na wala ka ng trabaho. Tapos natanggap yung isa, nagtampo pa na kahit yung sinasabi. Andito lang ako. Close-close pa tayo. Tapos, ang nirecommend mo iba. May muna ako inuna. Maraming po. So, anong sinasabi ko po? Sa bawat pagkukulang, mayroong isang relasyon na naaapektuhan. O kaya mayroong isang relasyon na nasisira dahil sa pagkakasala. Amen po ba? Nangyayari yan sa buhay natin at maaari din mangyari o mangyayari sa buhay natin. Ngayon, pagka may nasira, kailangan nire-repair. Tama po ba? Dapat niya nire-repair. O halimbawa po, sinuwerte na tayo, lahat tayo meron ng sasakyan. At nagpunta tayo sa isang parking lot ng isang mall. Nauna po ako nung nag-park, yung kotse ko naka-park na. Malis na ako doon, pupunta na ako sa mall.
Ikaw naman ay dumadating yung kotse mo, yung sasakyan mo. Medyo yabang ka pa, teletelepono ka pa. Pauuhong mo, naurungan mo yung kotse ko. Ay binayupi, nagasgasan ng kotse ko. Tapos nung malayo na ako, nag-alarm yung kotse ko. Uy, na yun, kotse ko na lang. Nakita ko yung kotse mo, nakaulong pa. Yupi na yung kotse ko, nagalusan pa. Ngayon, ang tanong, sino dapat mag-repair noong kotse ko? Ako o ikaw? Sino po? Yung iba sa inyo hindi sumagot, gusto niya ata. Ako pa magpa-repair? Kotse ko naman yan. Hindi ha. Ikaw ang may kasalanan. Makatarungan lang na i-repair mo yung kotse ko. Tama ba? Kasi ikaw ang nakasira, kaya ikaw ang mag-repair. Ganun din naman po ang relasyon. Kung ikaw ang nakasira, i-repair mo din yun. Kasi makatarungan lang yun. Amen? Kung nagpanuntod ka sa asawa mo, dapat din pasayahin mo siya. Alisin mo yung lungkot. Ganun talaga. Diba? That's how it is. The problem po, kumisan sa buhay natin. Eh, Father, hindi naman po nanghihingi ng sorry. Bakit ko po ibibigay yung sorry? Maswerte ka kung sabi ko, maabala lang ako dyan. Saka, okay, bahala ka na. Bahala ka na ako na bahala magpa-repair. Swerte mo, di ba? Pero pag hindi, obligasyon mo yun. Kasi may nasira. Sa mga mag-asawa ko, kadalasan na meron pong nangyayari na hindi namin nire-repair. Una po, simple lang. Kung ako ang asawa niyong lalaki at kayong asawa kong babae, at sinigawan ko kayo, tanong, masaya po bang nasisigawan ng asawa? Ano si Spell? Masakit. Masakit sa dandanan. Oh. Masakit, sabi ni sister. Ako, naniniwala po. Kung sigawang kita, masakit yun. Ngayon, kung hindi po naramdaman na nasaktan ka sa pagsigaw ko sa iyo, uulitin ko yan bukas. Uulitin ko yan sa makaalawa. Kasi hindi ko nararamdaman nakakasakit ako. Dahil hindi ko nararamdaman nalungkot ka o nasaktan ka, ihiniba ko ng sorry sa'yo? Hindi. Wala akong babaguhin. Wala akong i-repair. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang tanong ni Pedro, Panginoon, kung nagkasala sa akin ang kapatid, ilang beses ko po siyang patatawarin. Ang sabi ni Pedro, makapito po ba?